Agad! Our game, guys! Ito na nga yung mga kararating lang sa ating, ano ba to? Hindi pala patalas na story. Ito na, meron tayong replay, guys. Ganito kasi yun, nagkakaroon tayo ng konting technical difficulties. Medyo nagkainlaban kasi yung dalawang aksi doon. Kaya ngayon, binitin lang namin kayo ng konti para mapanood natin ng buong buo yung laban. Balikan natin ito nangyari. This was round number 2. Nung nagpa-gas unleash pa nga itong si Bryson Gaming, mamaya makikita natin kung paano nawala itong front aksi, kung paano nawala itong front aksi din ni Chipo Opa. And then kung paano tayo nakarating dun sa round number 11 na yun. Bryson Gaming trying to control the early game. Mm-hmm. Knowing that you have the Gash Unleashed, you need to unleash the beast. Talagang nabanggit mo nga, di ba? Ututan. the word ututan, which is istakapan ng poison. Over time, bubula at bubula ang bibig. Medyo matagal kung paano ka pumatay ng isang aksi using the poison. Kaya yan yung mga gumagamit ng mga ganyan lineup, pasensyoso. Yep, totoo yan. Yan yung pwede mong, kunyari, ikaw magulay, pwede mong utusan ng utusan ng pabili mo. Sobrang haba ng pasensya ni Bryson Gaming. Before tayo mapunta dito sa replay, is umabot na tayo sa round 13, stacking up a lot of poison against Chief Opa, which is nagkakaroon siya dito ng issue, is yung kanyang energy saving kinukulang with that burst. Dito medyo kinulang, hindi pala medyo kinulang, kinulang talaga siya. To outburst yung merong sustain ang isang Bryson Gaming. Yep, actually dito sa part na to umasa si Chipo Opa na babalik yung damage cards niya doon sa kanyang mid axi para ma-burst out niya ng damage si Bryson Gaming. But unfortunately, yung nagka-cards yung kanyang front axi. Kaya ang nangyari si Bryson Gaming ay talaga nakapag-heal pa siya ng back axi, so medyo nag-reset sa square one yung plano ni Chipo Opa, no? But punta tayo sa plan D, plan E, plan F. Papatay. Yes. Papatay natin first axi para lumiit. Ayan yung bilang nung card rotation with a critic, you'd make counter go naman. Ang galawan dito ni Bryson Gaming going in for the round 10. Alam na natin yung Blood Moon Curse. Try to control the melee cards na meron si Bryson Gaming. Sabi ni Bryson, October trip lang, sir. Kahit February na. Mag-October pa rin ako with a poison stack against na, that Aqua. Now, round 11, 80 na kaagad dito with a triple part of the beast. 153, 153, another one for the final with a 188 crit. October and healing galing from the back ends para sa kay Bryson Gaming. Sabi another heal with a 120, poison sa mukha. Another tick. Now, every angat, minus that is a 10. 80. Ito na. Ito yung moment na yon. Ito yung moment na yon. Last round bago sila nagkatitigan. Double vegetary bite coming from Bryson Gaming. Pero Chipo Opa eliminating the front axi of Bryson Gaming. Chipo Opa dito, mawawala na lang kasi siya dahil sa Blood Moon Curse. Automatic in 1-1-10. Ito na yun. Going in for the 190 shield. Ayan na. The Pinocchio. Yes! Double box strategy. Double 96 plus sustain lang sabi. Shields up, heal. Kung may mananakaw, trying to control yung energy na pwedeng ibuga dito ni Chipo Opa. Pipitin ka naman with 140. Time is ticking against Chipo Opa. Sinusustain lang niya with a double blood taste. Eh na nga, tinusok na. Ang nahihilig niya sa aloe vera. 426 life versus the 120. Automatic 240. Balikan mo niya 484. Nagtitik. Plus that draw card. Trying to control pa rin ang kanyang healing. This only heal. Para kay Bryson. Only card. Only energy. Ay! Nag-numbing! Ang gandang strategy dito coming from Chipo Opa. Kaya siya nag-numbing declaration. Kasi gusto niya mag-ipon. Gusto niya mag-ipon ng energy. And kasi kapag nag-numbing declaration siya, hindi magagamit ni Bryson Gaming yung mga vegetal bite niya. Kaya hindi siya makapagnako ng energy. And this is the perfect chance para makapag-heal back si Chipo Opa. Yan o, isang heal lang yung ginamit niya. Dahil alam niya na makakapagsustain pa siya sa Blood Moon Curse this time. And now, next round, dun siya magti-3 energy. Ay, napakaganda. Tignan natin kung kakagat ba. Yun yung natitirang evil plan na meron dito si Chipo Opa. This might be the final burst na pwede ibigay dito ni Chipo Opa. Napapaisip siya with a 3 cards. Ayun nga, with a siya yung nawala ng cards! Automatic yan pag nawawala ka na ng baraha. And the game 1 goes for the side of Bryson Gaming. Gaming. Napuno na naman ang buhay ngayon. As he ends the game, may Blood Moon Curse. Ubus na. With that 260, dinala lang ni Bryson Gaming kung saan siya malakas. Yung lineup, eto na, si Bryson Gaming, si Mr. Triple Scorpion. Kaya ulit. Getting the game number 1. Possible. Pwede siya mag-triple plan kasi minsan pag nag-overthink ka sabay hindi naman pala binago. Oh. Diba? May chances na ganun din ang result.
napapaisip. Tingin ko yung minemuestra ko, sabi ni Chipo, subuhan ko tong ano ko, third set na nga. Tapos yung arrow, revenge, inilapag na rito ni Chipo Opa with a double nut crack. Makukuha ba with a 140 na tira? May follow-up pa, Goda. Plus yung cattle slap, 24 life para sa kanyang frontline, hanging on while 160 for the side of Bryson Gaming. Yep, that's already round 1. No, yun, parehas sila talaga nag-ubos ng energy doon. Biro mo ba naman kasi parehas kayo naka-front Goda? Siyempre, medyo na mag-aaling na kayo. Mag-aaling lang kayo. Sino sa mga gusto? And a wooden stab! Naloktok na with that energy destroy. Pero may counter go with that Goda. May pangusok, may pachinela sa mukha. Ikaw ba naman tampalin ng chinela? Kasi alam mo yan, sa Pilipino, isa sa pinakamalakas sa damage yan. Ito ba yan? Mga air mats. With that risky. May counter go pa with the hero plus the arco. Now, not crack. Medyo kinukulit lang niya. 173. Nauuna naman dito. Ooh, medyo mabilisan. Yes. Mech going in. Another one with that card sa mukha. Getting tayo ng katapos. Heroic plus that Oranda naman ang sinasagot. They're trying to control the mech. 151 with that revenge arrow. Tails lang plus the arrow. Mamamatay din ang kanyang mech. These 2 against 1. Kotaro ba para sa kanyang gaining energy. Naku po, nakakatakot to para sa 1v1. Inanda na ang catapult. Arco para sa uling buhay ko, sir. With a 1-4-4. Scarab, double Scarab, plus that. Now, 1v5, may counter punch. May counter boomerang. Another 67 with that lamb. 1-0-9. Naku po, and ang kanyang Kotaro. Catapult sa mukha. Hingang malalim. Bryson Gaming napapaisip siya. Ang ganda rin kasi, nung counter against Bryson, minamadali talaga ni Chipo. Eto na, walang energy dito si Chipo. Si Chipo, doon ako kinakabahan. Going in for the 2 energy siya next round. Habang Bryson Gaming, makakakuha siya dito ng 4 energy. Activated na yung time is hindi makakapag-skip si Bryson Gaming dahil lahat ng cards na meron din si Chipo pa ay talagang pure damage cards. Pero ang good news, hindi natin alam kung babalik ang isang Scarab. Oh. Pero pwede na siya mag-angry lamb na dalawa para makapag-burst out talaga kay Bryson Gaming. Pero Bryson Gaming, pwede niya i-activate itong double bulkwork and that's gonna be more than 160 shield. Now, ang next ano dito is tapos na lang ang gagapangin talaga. Imagine, no? Kung paano mo gagapang, yes, maliit ang buhay eh, maliit. Pero ang high shield kasi, tapos you have the 2 energy. Tapos alam mo yung kalabang mo si Bryson, having the 4 energy this coming round, yung dalawang Dinotail, kahit wala ka sa lugar, may kalalagyan ka eh. Pag pinalo ka niya. Tapos alam na may tulog. Lahat ng aqua, sobrang annoyed dyan sa tiny swing na yan. Dapat tanggalin na yun ni Gio, si Mio. Kasi napakasakit eh. Ito talaga kung meron masakit talaga sa mga aqua, tiny swing talaga yun na talagang ba-burst out ka na parang wala ka man lang, hindi ka man lang binigyan ng chance lumaban. Ayan. Ito na naman, titigan na naman to guys. Yung isa kasi nakasalamin eh. Yung isa wala, mulat dilat lang. Yeah, Puya 5, the counter punch or the counter boomerang na meron binabagin siyo. Bryson Gaming with a 109. Ito na yung Kotaro plus that catapult. 112, 105, 193 versus 87 with 240 shield. Itinagintaran dito, is it enough? Kaso, waiting for the crit pa para sa Chipo. With a 135, buhay pa rin. Ayan na! Ang tiny swing! 168! Seal the deal with a 2-0 for the side of Bryson Gaming. Moment of silence muna tayo guys para sa Chipo fans, pero congratulations kay Bryson Gaming. Oh, ang ganda ng predictions niya kung anong team ang ilalabas niya doon. Talagang naka-counter niya si Chipo. And not only with the lineup but also with his unpredictable moves. Pasok na po sa round 2 si Bryson Gaming pero si Chipo may second chance. Matik, mapupunta siya sa lower bracket. So sa mga fans dito ni Chipo Opa, eh may chance na pa rin siya makabalik. Bryson Gaming controlling the whole series itself. Ang dami ko nga nakikita. Ang galing mag-predict ni Bryson kung paano niyo gagamitin yung kanilang lineup. Mm-hmm. And nabanggit rin natin kanina na may malaki chances na andam.